And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na nasa kanya-kanyang tahanan kaysa sa pagdiriwang na ito. At happy fiesta po. Isasama natin sa pagdadasal ang mga tagapulo, mga kaparokya natin na nasa Barangay Pulon Santa Cruz. Piyesta ng Exaltation of the Cross, piyesta nila ngayon. Isang malaking o napakagandang simbolo na malimit natin makikita kahit saan ay ang krus. Pag kami nasa dagat, tatay, pag kami nangingisda noon, sa gitna ng kadiliman, pag pauwi na kami, ang aking inaabangan na matanaw, yung krus na nasa tore ng Paite, ng simbahan ng Paite. Yun ang aking parang pinakang guide. Pagtanaw ko na yon, nako, sabi ko, malapit na kami. Kaya pag nasa kalsada rin, nung ako'y nasa San Pedro, pag nabiyahe kami, nakita ko na yung krus ng simbahan, San Pedro, yung, dahil may ilo na yung mga krus na yan, sasabihin ko, ay, sa wakas, nasa Laguna na kami. Isang tanda ng paglalayag, pero hindi lang tanda, kundi nagpapaalala ng katotohanan para sa ating mga Kristiyano. Paano ba natin tinitingnan ang krus? Si Jesus, ipinaalala niya sa atin, noong panahon ni Jesus, sa kanyang buhay, ipinaalala niya sa atin na ang krus ay isang tanda ng masaklap na paghihirap at kamatayan. Kaya nga po, kung babalikan natin yung kasaysayan ng krus, kung paano ito ginagamit ng Roman Empire, ng mga paganong sundalong Romano, ito ay tanda ng pagpapahirap talaga. Yung mga kriminal, yung mga hindi sumasang-ayon sa gusto ng emperador, kanila talagang ipinapako sa krus to maximize pain, to maximize the agony na kanilang mararanasan. Biro nyo nga naman, nakadipaka doon, nakapako habang nababanat ang buong kalamnan mo at unti-unting namamatay habang unti-unti at talagang daman-dama yung hirap. Ganon nakilala ang krus. Bago pa dumating si Jesus, ang krus ay tanda na ng capital punishment. Ang krus ay tanda ng paghihirap. Ang krus ay tanda ng kamatayan. Ang krus ay para sa mga kriminal na itinuturing ng mga nasa kapangyarihan. However, when Jesus came, he carried this cross on his shoulder and then died on that cross to tell us something new, not about death, but death being conquered by love. Ang kamatayan na sinasakop ng pagmamahal. Ang kahirapan na sinasakop na mapagsakripisyong paglalaan ng sarili para sa iba.
ang kahirapan na kinakailangan batahin para mapaglingkuran, mapagsilbihan ang kapwa, ang pagmamahal na nagpapakumbaba. Kaya po dun sa ikalawang sulat ni San Pablo, o sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, kanyang ikinot yung tinatawag na Christological hymn na inaawit ng mga unang Kristiyano. Ipinahayag dito, sabi rito sa kanyang sulat, Christ Jesus, though He was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself, taking the form of slave, coming human likeness. He humbled Himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Bakit even death on the cross? Kasi hindi naman siya karapat dapat ng kamatayan iyon. Pero because of that love of God, tinanggap niyo ang kamatayan sa krus. At dito nagbago yung ating paningin. Na hindi na ngayon ang krus ay simbolo ng kamatayan, simbolo ng pagiging kriminal, ng kahirapan, kundi simbolo ng pagmamahal ng Diyos, simbolo ng pagliligtas sa tao na lumayo sa Diyos. Kaya nga po, the early community of Christians, ginagamit nila itong pananda para makilala kung sino mga Kristiyano. Ang krus. Mabilis nung makita na ng taong ito ay Kristiyano, kaugnay ito kay Jesus. Nang taong ito namumuhay sa pagmamahal, nang taong ito nagsisikap, itong komunidad nito nagsisikap na tularan sa Jesus, pagkakaisa, nagsasakripisyo, ibinibigay o ibinebenta kanilang ari-arian at pinaghahati-hati para sa isa't isa. That cross become the symbol of this unity and love. Na pag nakita may cross sa bahay, oh, pamilyang ito, banal, mapagdasal, may pananampalataya. Ito'y sumusunod kay Jesus. Ganito tinitingnan ang krus. Ganito lumago o na-develop ang pagtingin sa krus. Sa pagbibigay ni Jesus ng sarili sa atin sa pagkamatay sa krus, nabago ang pagtingin. Kaya nga hindi nakamatayan, kundi sa krus na naging kanyang trono, na doon na ang buhay at kaligtasan. Sa panahon po natin ngayon, napunako, ang krus ay ang simbolo o tanda, kahulugan ng krus, hindi na natin napapansin. Ang krus ngayon ay parang na lamang mga dekorasyon, palamuti sa katawan, sa bahay, o sa kung saan lugar. Hindi na tayo aware ng tanda at pinagdaanan ng kasaysayan ng krus na ito, ang kahulugan ng krus na ito. Kaya nga, yung mga nagpapatato, bakit gusto lang maglagay ng krus? Kung ano lang lalagay ng krus? Kahit mga gangster, krus na nakalagay. Para ba magbukang banal? Para ba sabihin na ganun sila kalapit sa Panginoon? Minsan hindi. Napagpraktisan lang sila. Minsan tanda pa yan ng lalo na yung pinakamarami raw na tato ng kung ano-ano sa katawan, yung malaking krus. Napagpraktisan lang ng pagtatato sa bilangguan. Pero walang meaning. Susuot tayo ng krus. Minsan, para lang mukhang maganda. Mukhang dekorative. O di kaya mukhang nagdadasal. Sa bahay nga, pag nag-bless ako minsan, sa bahay marami na ako na-bless din dito, lalo sa minsan na hinahanap ko yung altar at yung krus. Dami akong bless na bahay dito, walang krus. Nagpapabless, salamat sa Diyos, nagpapabless, pero wala nang krus ang bahay, wala nang altar sa bahay.
Hindi ko alam kung ano yung mentalidad natin ngayon. Inalis natin itong simbolo ni Jesus. Simbolo ang ating identity bilang mga Kristiyano sumusunod sa Kanya. In the Gospel, the Lord is telling us that God so loved the world that He gave His only Son. Itong krus na ito, tanda ng pagbibigay ng Diyos ng Kanyang anak dahil sa pagmamahal para sa atin upang tayo tubusin. Sana tuwing tayo magsasign of the cross, aware tayo at seryoso tayo ng ating pananampalataya na ako'y tinubos ni Jesus at minahal ni Jesus. Kaya ako'y sa pagtanda ko ng krus, ako'y nagbubukas ng sarili sa pagmamahal na ito at tumutugon na may pagmamahal at pananampalataya. Pag naglagay ako ng krus sa katawan ko, may kwintas ako ng krus, hindi lang para palamuti, kundi para sabihin na proud ako maging Kristiyano at nagsisikap ako na magdasal, nagsisikap ako maging aware ng presensya ni Jesus araw-araw. Kapag ako ay naglagay ng altar sa bahay, nilagyan ko ng krus, pag nakita ng kapitbahay ko, ay, may krus, Kristiyano yung mga nakatira dito. Mapapaalalahanan sila, ay, dapat nga pala, may Diyos nga pala na dapat na aking pinahahalagahan sa buhay, na dapat binibigyan ko ng panahon. At bawat miyembro ng pamilya, nakikita yung katotohanan ito, na tuwing dadaan sa altar, sa sign of the cross, magdadasal na may Diyos sila. Hindi lang nakagapos sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga lalahanin ng buhay, kundi meron Diyos na kasama sila sa paglalakbay nila. Sana po sa ating pagdiriwang na ito, na exaltation of the cross, mapaalalahanan tayo ng katotohanan ito. Huwag nating abusuhin at huwag nating gamitin ng mali bilang dekorasyon lang ang krus ni Jesus. It's a sacrilege to misuse and abuse the use of this sacred thing. Yun po yung minsan hindi natin napapansin na nakasalanan na pwede natin gawin, yung sacrilege. Yung iba po, basta lang na ilagay yung rosary o krus, pero hindi naman ginagamit. Minsan, natatapakan na lang. Minsan, parang nababaliwala lang naman. Pero pagka dami-dami, minsan, parang basura nila ang nasa isang tabi, baka po hindi natin alam, nagkakasala tayo ng sakrilehiyo. So ipagdasal po natin, as we celebrate this feast, muli natin pahalaga ng krus ni Jesus, makita ang pag-ibig niya at ang pagliligtas niya sa mga tandang ito na iniwan niya sa atin. Please all stand. Let us now pray to God the Father, who loved the world so much that He gave His only Son to die for us upon the cross. For every prayer, let us say, through the power of the cross, hear us, O Lord. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That our church leaders, Pope Francis, our bishops, priests, and deacons, may always have the mentality of Christ, always ready to be totally committed to God and to the people, even at the cost of suffering, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That the upright people in the present system of our government may have the courage to organize themselves and look for ways and means to change the system of government according to the rule of love and peaceful ways, accompanied by our intense and sustained prayer,
symbolized by the cross, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That the sick, the families of the victims of violence and summary execution in our city, and the families affected by floods in the different parts of our country may see in the cross of Jesus the hope of complete healing and recovery, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That those who have promised loyalty in their vocation as married, priest and religious, and single blessedness may continue to grow in love and faithfulness, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That all of us gathered here as a stewardship institution may always offer grounds for gratitude, even in the context of trial and suffering, and learn to forgive and to bear one another's burdens on account of the cross of Christ, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. That our sisters and brothers who have died, especially our founders, alumni, students, faculty, and staff, relatives, and our benefactors and friends, may enjoy peace and happiness in the Lord's eternal kingdom, we pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. In silence, let us pray for our personal intention. We pray. Through the power of the cross, hear us, O Lord. Father, we have looked upon your Son and have believed in him. As you grant our petitions, grant us above all the eternal life that is found only in Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, which on the altar of the cross cancel the offense of the whole world, cleanse us, we pray, of all our sins through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, for you placed the salvation of the human race on the wood of the cross, so that where death arose, life might again spring forth, and the evil one who conquered on a tree might likewise on a tree be conquered through Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven, the virtues of heaven, and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Oh,
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim the death of God and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Benaventura our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the Blessed Apostles, Saint Paul the First Hermit, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all